me again, Mom Cess. So, welcome sa part 2 ng video about ionic compound. Okay? So, paro naman kapag we have the formula or the given ionic compound na merong polyatomic ion. So, paro natin isusulat ang formula nila. Okay? So, same lang din nun sa unang video natin, kailangan ang maging charge niya is 0. Okay? So, pero dito sa polyatomic ions, medyo tricky lang siya kasi, di ba nga, polyatomic. So, ibig sabihin, it composed of more than, di ba? More than one na more than one atom. So, sa pagsusulat ng formula, kailangan yung buong formula ng polyatomic ion ay isasama nyo. Hindi nyo sila ipaghihiwalay. Okay? So, let's have an example. So, for example, we have sodium carbonate. Okay? So, paano ang given dyan? Kunwari sabihin, o give the formula of sodium carbonate. So, same lang din nung ginawa natin sa part 1. So, identifyin muna natin yung formula nila. So, si sodium, we have here Na, di ba? So, dito, nasa group 1 siya. So, we have Na positive. Okay? And then, carbonate naman. So, this is a polyatomic ion. So, hanapin natin si carbonate. Ito siya. Diba? So, we have CO3-2 negative. So, lagi mong tatandaan, isa yan. Isang formula yan ng carbonate. Okay? So, hindi mo paghihiwalay yan si carbon, hindi mo paghihiwalay yan si oxygen. Okay? So, ang formula niya is CO3-2 negative. Okay? So, same lang din dun sa ginawa natin sa previous na video. Diba? Sabi nga dyan, kapag sa ionic compound, kailangan ang charge ni anion at saka ni cation ay dapat 0. So, analyze natin itong si sodium carbonate. Si sodium, meron siyang positive 1, di ba? And then, si carbonate naman, may negative 2. So, hindi sila, pag pinag-add natin sila, hindi sila magiging 0, di ba? So, anong kailangan natin gawin para maging 0 yung charge nila? So, magdadagdag tayo ngayon ng isang sodium. Tama? So, magiging 2 na siya. Magiging 1, 2. So, ibig sabihin, 2 na yung charge niya, 2 positive. 2 positive plus 2 negative, o positive 2 plus negative 2 is equal to 0, di ba? So, ibig sabihin, neutral na yung charge nila. So, we will have now Na, ilang Na? Na yan, 2. So, Na2, ilan yan? Isa. CO3. Okay? So, hindi nyo, ulitin ko ha, hindi nyo isusulat yung charge, walang charge yan, pag nasa formula na siya, wala na rin itong 2 negative na to. So, Na2CO3 na siya. Okay, so, ano pa yung other way? So, we have Na positive and CO3 2 negative. So, sabi ko nga kanina, dito sa ionic compound, di ba? So, yung subscript ng cation natin, which is Na, say may positive charge, is numerically equal to the charge of the anion. So, ito yung charge ni anion. Okay? And the subscript, ang subscript naman ni anion, ay numerically equal to the charge of the cation. So, we will use the crisscross. So, dito, yung charge niya, mapupunta na lang dito. So, 2. And then, we have 1 here. Okay, so ito yung charge niya. Eh, ma'am, hindi na po ba lalagay yung negative? Hindi na. So, magiging whole number na lang siyang ganyan. Okay, so we have 2 here and we have 1 here. So, itong 2 na to, this will be the subscript of Na. Wala nang charge yan.
And then, itong 1 na to, this will be the subscript of CO3. Okay? So, ang susulat natin yan, we have Na2CO3. Okay? So, that is the formula of sodium carbonate. Okay? So, another example. For example, we have calcium sulfate. So, we have calcium sulfate. Okay? So, again, what is the symbol for calcium? We have Ca. So, if this will be your cation, ito sa Ca calcium. So, we have Ca2 positive. Diba? Sulfate. So, that is a polyatomic ion. Ayasan siya? Ayun. Si sulfate. Ayan. So, we will have SO4 2 negative. Okay? So, take note ulit na kapag sinabi nating ionic compound, kailangan neutral ang charge nila at kailangan zero ang magiging sum ng cation at saka ng charge ng cation at saka anion. So, since meron kang dalawang charge dito kay calcium at dalawang charge kay sulfate, so pag pinag-add mo yan, positive 2 plus negative 2, so we have 0, di ba? So, therefore, ang magiging formula niyan ay CaSO4. Okay, eh ma'am, pwede ba namin gawin yung criss-cross? Lagi mong tatandaan, sabi ko, di ba, sa unang video pa lang, sa part 1 pa lang, sabi ko kanina na ionic compound is the formula of ionic compound is always the same as the empirical formula. So, pag sinabi natin empirical formula, ang coefficient na gagamitin mo dyan or the number of atoms dyan ay yung pinakamaliit. Okay? So, since since dito naman sa sample na to ay zero yung sum ng charges nila, okay, so you will just copy CaSO4. Okay, so kung i-criss-cross mo yan, so so hindi mo na kailangan pang i-criss-cross yan. Okay, basta makita mong same yung charge ni cation at saka ni anion, somatic yan, makakancel na yan. So, wala siyang charge. One lang siya. So, magiging CaSO4 lang siya. Okay? Unlike dito na magkaiba sila, positive 1 at saka 2 negative. Diba? Negative 2. So, magkaiba sila. So, you do the criss-cross. Pero in this case, just simply analyze yung charges nila since parehas naman sila. So, 0 din ang magiging sum ng charges nila. So, you just simply copy. Ilang Ca ba yan? Isa. Ilang SO4? Isa. So, you will have CaSO4. Okay? Next example. How about if we have calcium hydroxide? Okay? So, alam natin that calcium, we have Ca2 positive. So, we have Ca2 positive. And hydroxide, from the previous slide, we have hydroxide. Ayun. So, we have OH negative. Ayan. So, OH negative. O, analyze natin. Pag pinag-add ba yung charge nila, parehas ba? Magiging 0 ba? Hindi, di ba? Kasi positive 2 plus negative 1, hindi naman 0. So, anong gagawin natin? Okay, so, pwede mong gamitin to. So, magdagdag ka ng isa pang OH dito. Ito ay magiging charge niya total, negative 1 plus negative 1, negative 2, and then we have positive 2. So, pag pinag-add natin yan, so, magiging 0 na, di ba? So, your formula is Ca isa lang, and then dalawang OH. Okay, so by this time, you will put a parenthesis. Okay, kapag more than 1 na ang number of atoms niya dun sa polyatomic ion,
magdadagdag ka ng open and close parenthesis. Bakit? Kasi, ibig sabihin yan, itong 2 na to, itong subscript 2 na to, ay para sa OH. Ibig sabihin, dalawang OH. So, pag sinulat mo ay ganito, malito. Okay? Kasi, ibig sabihin yan, yung 2 na to, ay para lang sa H. Okay? Pero, kapag sinulat mo yung ganito, ayan, tama yan. Okay? Pinapakita lang dyan na yung 2 dito sa ito, itong subscript na to ay para sa buong OH. Kasi dalawa OH natin dito, di ba? Isa, dalawa. Okay, so dalawang OH. Okay? So if we do the crisscross method naman, so we have Ca2 positive, OH negative, so crisscross. So yung charge niya mapupunta dito, 2, yung charge niya 1. So, ilan yan? Itong CA magiging isa. So, we have CA and then dalawang OH. So, open and close parenthesis, OH. Then, we have the subscript 2. So, equal sila. Okay? Huwag kayong malilito dyan, ha? Kasi pag hindi mo yan nilagyan ng parenthesis, mali na yan. Okay? So, last example. How about if you have aluminum chloride? Aluminum chloride. Okay. So, aluminum, from the previous, we have, ilan yan? Aluminum. There. So, Al3 positive. And then, your chlorate is, eto, ClO3 negative. Ayan. So, we have here Al 3 positive, and we have ClO3 negative. So, dyan pala makikita mo, hindi sila balance yung charge nila, di ba? At saka makikita mo na kapag pinag-add mo sila, hindi magiging equal to 0. Okay? So, 3 positive dito, 3, isa lang to. So, anong pwede natin gawin para makancel yung charge nila at maging 0? Okay, pwede tayo magdagdag ng dalawa pang chlorate. Tama? Okay, so 3 na siya. Tatlo na yung charge. 1, 2, 3. So, negative 3. So, negative 3 plus positive 3. So, equals to 0. So, okay na siya. So, we will have now Al. Isa lang. Okay. So, by this time, ilan ClO3 yan? 3, di ba? So, you will again put ClO3. 3. Okay. Isang La. Ayan yon. Isang LA, tatlong ClO3. 1, 2, 3. Diba? Okay, so huwag mong kakalimutan na kapag meron kang nakitang polyatomic ions, kailangan mong, kapag more than 1 na siya, kailangan mong maglagay ng parenthesis. Okay? So, if we will do the crisscross naman, so we have Al3 positive, ClO3 negative. So, the charge will be here, 3. Tapos, yung charge ni chlorate, negative 1. So, magiging 1 dito. Okay? So, itong 1 na to, that will be your Al. So, magiging Al, isa, tatlong chlorate. So, open and close parenthesis, ClO3. Okay? So, mawawala pa rin yung charges niya, ha? So, wala kayong ilalagay na charge dyan kapag may formula na kayo for the ionic compound. Okay? Wala akong makikitang charge dyan. Okay? So, klaro ba yon? So, ito yung way kung paano magsulat ng formula ng ionic compound with polyatomic ions. Okay? So, if you have questions regarding this, feel free lang na magtanong sa akin. Thank you for listening. I hope may natutunan kayo. God bless us all.